Okay guys, this time, turuan ko naman kayo kung paano i-set up ng tama yung ating Facebook page, no? Sige, papakita ko paano gumawa ng fresh na Facebook page and papakita ko rin kung paano yung tamang setup para hindi tayo na ba-block, especially kung gagamit tayo ng chatbot or yung ManyChat, okay? Kasi may mga natatakot gumamit ng ManyChat or chatbot kasi nagbablock ng messaging, no? So iiwasan natin 'yon. Kailangan ma-setup natin ng tama upang maiwasan yung mga ganong scenario. Okay. Pakita ko muna kung paano gumawa ng fresh na Facebook page. Ayan. Pero kung meron ka ng Facebook page, pwede mo i-skip 'to. Pero for the starters, no? So papakita ko pa rin. Ayan. So click nyo lang yung plus sign, punta kayo sa Facebook page, Facebook account nyo. Ayan. Login muna kayo. Make sure na nakalagin kayo lagi pag gagawa kayo or magsi-setup. Then makikita nyo yung plus sign. Ayan, nakalagay create sa upper right. Ayan. Click nyo yung create na yan. Then makikita nyo diyan merong post, story, room, page, add, etc. I-click nyo lang yung page. Ayan. Pag click nyo ng page, makikita nyo sa gilid. Ayan. Page information, lagay nyo lang yung page name na gusto nyo. For example, business mo ay motor accessories. Ayan. Sample name lang to, ah. Motor ko to. Ayan. Then category, ano bang klaseng category? Pwedeng products or services. Ayan. Sige, lagay natin products, services. Although marami dyan, ilagay nyo lang kung ano yung klaseng page yung gagawin nyo. Pero syempre, this is a business page. So, usually, products or services lang naman po yung ating categories. Yan. So, click nyo yung products and services. Then, description. Optional. Pwede kang maglagay. Pwedeng hindi na. Yan. So, wag na natin lagyan. Then, after nun, kung halimbawa nag-create page ka, hindi nag-proceed dahil kulang ng description, lagyan mo ng description. Pero, ayan, sample lang naman ito. Hindi ko ipoproceed dyan. After nyan, click mo lang yung create page, automatic makikreate na po yung Facebook page nyo. So, ganun lang siya kasimple. Hindi naman siya technical. Kahit parang bata makakagawa ng Facebook page. Now, halimbawa, balik tayo sa home. Yan. Are you sure you want to leave? Yes. Balik tayo dito. Siyempre, meron na tayong existing Facebook page. Tama? So, ito, sample lang yung ating FB Ads Marketing Chatbot na page. So, sasampulan ko lang kayo. Ayan. So, hanapin natin dito yung settings. So, naiba na yung ano niya, no? Hindi ganito dati yung itsura. Pero, nandito na siya, napunta dito yung settings. Ayan. Settings. Then, punta po kayo dun sa advanced messaging ba to? Tama. Ayan. So, importante. Ayan. So, balik tayo sa home, ha? Ayan, from home, hanapin niyo yung page na ginawa niyo. Ayan, FB Ads Marketing Chatbot. Or kung may existing page ka na, punta ka lang sa existing page mo. Then, ito na. Ito yung home page ng inyong Facebook page or business page. Ngayon, punta kayo sa gilid. Ayan, scroll down. Ayan, hanapin niyo yung settings. Ayan, no? Nasa lowest part ng page. Ayan, click niyo yung settings. Then, maraming options dyan. Punta lang kayo sa advanced messaging. Ayan, advanced messaging. Importante ito, ha. Especially kung gagamit ka ng mga chatbot. Importante. Kahit hindi ka gumamit, make sure na nakaset up din to. Just in case, gamitin mo in the future, at least safe yung inyong Facebook page. Hindi mabablock or mafa-flag ni Facebook. So, tuloy-tuloy lang yung business mo. Ayan, click yung advanced messaging. Ayan. Then, may kita nyo dito. Ayan. General settings response method. So, may tatlong klaseng responses dyan. Responses are all automated. Ibig sabihin, lahat ng messaging is hawak ng chatbot. Okay? Bawal makisali yung tao. Kumbaga ganon. Then, the second one, responses are all provided by people. Ibig sabihin, isi-set up mo yung page mo na hindi pwedeng may chatbot. Dapat puro tao yung sumasagot. Ngayon, pwede kang pumili kahit ano sa dalawa. Kung gusto mo, pure automated, bawal sumagot ang tao. Pag sumagot ang tao, ano mangyari?
mabablock ka ni Facebook or mabaflag. Okay, may ganong rules, no? Kaya iwasan natin tong dalawa. Ayan, ganun naman, ganun din dito, responses are all provided by people. Pag yan ang naka-setup, pag nagkaroon ng messaging from chatbot, eh mapa-flag naman yung Facebook page mo. Ngayon, para safe yung ating Facebook page, dapat yung pangatlo yung piliin natin. Responses are partially automated with some support by people. Ayan. So, pwedeng chatbot ang sabagot, pwedeng tao ang sasagot para tulungan kayo ng chatbot. Hindi naman pwedeng puro chatbot ng chatbot ang sasagot. Paano kung hindi na masagot nung nakasetup mo na chatbot? Tama? Ngayon, yung mga to, wala na yan. Ito lang yung kailangan mong lagyan. Ngayon, ito pala, whitelisted domains. Ano ibig sabihin ito? Ngayon, meron kang ManyChat. Hindi ko alam kung automatic pa ito malalagay dito or manual. I think this is automatic. Kung meron ka ng ManyChat na nakalink dito sa page, I think automatic na siya. Pero halimbawa, meron kang website na para maiwasan natin na ma-block. Kasi may mga messaging tayo, minsan binibigyan natin sila ng link. For example, may nag-inquire. Bibigyan natin sila ng link ng ating website. Ngayon, pag binigay natin yung link natin at wala sa whitelisted domains, ang mangyayari dyan, mabablock ka sa messaging or magkakaroon ng warning from Facebook na sinasabi na basta may error doon. Nakalimutan ko yung tawag sa error. Basta may error na hindi ka na makapag-send ng ganong ulit na link. Pagbabawalan ka na ni Facebook na isend yung link or yung website link mo na yan. Ngayon, para maiwasan yung ganong scenario na nabablock ka from messaging or nabablock yung message mo using the link, maglagay ka ng ng domain mo dito. For example, www.motorkoto. Ayan. For example, may ganyan kang website. Then, nandyan yung mga... Oops, sorry. Kailangan pala may HTTP. Ayan. Ayan. Kailangan po ito. Kailangan naka-whitelisted. Then, pag na-type nyo na yung tag dito, yung website na wala ako, save nyo lang. Ayan. Yan. Nasa loob na siya ng... Kumbaga, nasa whitelist na siya. Every time na magsisend ka ng website mo sa... Kunwari, may nag-inquire. Meron kayong ganito na parts ng motor. O, isend mo lang yung website mo. Bahala na silang tumingin. Ngayon, dahil nasa whitelist siya, hindi mapaflag yung message mo na yun. Hindi ka mabablock ni Facebook. Okay? So, very safe yung page mo, yung business page mo. Hindi may interrupt yung process ng iyong mga business. Okay? So, yan lang naman yung isi-setup nyo dyan sa page. Responses are partially automated and support by people. And itong whitelist domains. Kung gagamit ka ng ManyChat or meron kang website na sinisend na link sa mga prospects. Okay? So, yun lang naman. I think wala naman ang nakalimutan. So, yun lang po yung kailangan nyo i-set up. Siyempre, general. Hindi pala. Yung mismong page. Paano ba bumalik doon? Ayan, ito pala. Ayan. So, dito, siyempre, kailangan meron niyang cover photo, meron niyang profile, may profile picture yan. Then, make sure na nagpo-post din kayo ng inyong mga updates. At least, twice a week minimum. Twice a week. At least makita man lang na mga nakakita ng ads mo at binisit nila tong page mo, makikita nila na active pala itong Facebook page nyo or business nyo. Okay, so yun lang naman. The rest, kayo na bahala mag-customize dyan. Yung number nyo, emails, importante rin yan. So yun lang. Para safe yung ating business page, sundan nyo lang po yung pinakita ko kanina. So kung medyo nawala kayo, nalito kayo, i-post nyo lang. Recorded naman ito eh, no? So, i-post nyo, balikan nyo, rewind nyo yung mga videos para masundan natin ng mabuti. Okay? So, ayan po. So, pwede na tayo mag-proceed sa ating next lesson.